yung mga kapwa, ano, natuklap. Yung marmol na nilagay nila kapwa ay natuklap. Dahil po dahil mali yung position na pagdikit nila kapwa, no? Dito nila nilagay sa mismong pader na ito, na width is, you know, width is ay skim coat lang. Skim coat lang yung kumakapit dito, you know? Napakalambot, oh. Kaya hindi talaga kakapit yung ano niyan, pandikit. Kaya ang gagawin natin kapwa, ano? Ang gagawin natin ito, hindi natin idikit dito, kundi dito natin idikit. Dito natin kukombine yung kanyang epoxy. Ah, dito natin sa gilid. Dito natin ipapakunik o ipakakapit, no? Hindi na natin dito ito kakapit kasi nga. Wala, napakalambot ito kasi skin coat lang po yung kanilang ginamit niyan. Kaya hindi yan ka-obra. Kaya dito natin ikukunik sa kanyang marmol din. Marmol to marmol na, no? Yan. Okay. Dito na po kapwa, lilinisan natin to, ano? Ganon din mga kapwa kasi may langis ito kasi dito kusina ito. Nagluluto sila ng mga manti-mantika. Kaya gagamitan natin siya ng laki tiner. Hugasan muna natin siya. Wawasingan muna natin, ano? Okay. Ang nangyari kasi dito mga kapwa ay natanggal, you know. Nalaglag yung kanyang mismo dikit. Itong marmol na ito. Kaya isishare ko na sa inyo mga kapwa, ano, kung paano natin ito ibabalik, ano? Yan. Okay. Una-una mga kapwa, first move talaga yan, ano? May kailangan linisan. Linisan muna uli kapwa yung kanyang mga connection. Kaya ito nagkandar durog-durog kapwa, ano? Yan. Yan. Para maibalik natin yan at madikit natin. Kasi hindi kayo itong mga marmol kapwa, hindi tayo makabili ng mga tingin ito. Buuhan to. Malabanig talaga yung mga binibili nito. Buuhan. Mga plywood kalalaki. Okay. Kaya isa-share ko lang sa inyo mga kapwa itong mga kanda biyak-biyak na marmol na ito. Kung paano natin ito buuhin at dikitan. Yan, okay mga kapwa. Yan. Gagamit tayo ng laki tiner mga kapwa. Yan, ito yun. Connection ka pa, ito. Kailangan natin ito linisan. Itong mga kanyang mga biyak. Yan. Yung paglalagyan natin ng epoxy. Epoxy yung gagamitin natin ka pa, no? May papakita sa inyo kung anong klase ng epoxy yung pwede natin i-apply dito. Bakit ginagamitin natin ka pa ng thinner, no? Bakit kinagamitan natin ito ng thinner kapwa ito? Nauna kasi kapwa ay yung mga langis-langis. Ay dapat talaga makuha, matanggal yan, ha? Para yung pandikit na gagamitin natin kapwa ay talagang kapit na kapit uli. Yan yung isa sa mga solusyon ng kapwa. Na kapit na kapit yung ating gagawin. Ating i-apply na pandikit o thinner. Epoxy. Ating gagamitin na epoxy. Okay, kailangan linisan natin ng laki tiner. Okay. Okay, mga kapwa. Ayan. Patutuloy na lang mga ating kapwa, no? Okay mga kapwa, ito yung gagamitin natin, ano? Ito yung gagamitin natin ng pandikit para dito sa mga marmol na nagpandawasak o nagpandadurog-durog, you know? Ah, hindi naman sa durog-durog, nagpandabalik-balik. Effective po ito kapwa, ito effective po yan. Napakaganda po yan, mabisa po talaga ito na pandikit sa mga matitikas.
sila. Tinipoksi ko yung tapa talagang pambakal, pambato. I-recommend ko sa inyo mga tapa pag-gas na yung pagpandikit ko yung mga matitigas. At anti-heat po ito kapa. Ano? Yan. Ito yung mga kategory niya kapa, no? Na, ano? Yan. Yan po yung kanyang kategory. Yung mga pwede sa paliit na pwede niyang magawa. Pwede niyang na naaayon sa kanya. Yan yung mga tsara. Sundan mo na lang ako. Yan, A and B po yung kapwa. Ano yung poksenta? A. Ano si B? Inimix mo lang yung kapwa. Pantay mo lang yung kanyang dami. No? Saka mo imix. Pero kapwa, dapat ano ha? Mabilis ka dito kasi within 5 minutes lang kapwa, ay matigas na po ito. Yan. Ayon dito sa kanyang ano kapwa, ay within 5 minutes lang. Yung paggamit niya. Ano? 3 to 5 minutes titigas na po sa kapwa, kaya kailangan mabilis ka dito mga kapwa, no? Sa pag apply, no? Okay, kukuha lang ako ng kapwa ng haluan natin. Tapos muna. Ilapit mo. Ayan, okay. Ito na mga kapwa, ayan. Yan, yung itong butas ito kapwa, di ba may ano lang dito? Parang may tulis na dito. Ikagano nyo lang yung kapwa, oh. Oh, yan. Idiin nyo lang, oh. May butas na. Diba? Ganun din ito kapwa, ayan. Yung mga kanyang mga takit na yan, ay may ano yan. May matulis. Yun yung purpose yung kapwa, oh. Oh, diba? Okay, apply na natin kapwa. Oh. Ito. Yan. Dapat sabay mo, magpapareha yung dami niya kapwa. Yan, ha? Dapat magpapareha yung dami niya. Okay. Okay na kapwa, nilagyan na natin siya ng epoxy, steel epoxy mga kapwa. Yan. Ito ginagawa na natin, ay ginugrot na natin siya kapwa, no? Ginagyan natin ng grot para mawala yung mga kanyang mga maliliit na mga butas. Makinig char, makinig plywood. Kinakamay na natin kapwa para ano
para survival. Survival na malagyan lahat ng mga butas. Okay? Okay na okay ka pa. Yan. Pilinisan na lang natin yung kapwa, no?